Nahihirapan lang kami kasi nga, first time namin gawin sa isa't isa. And alam mo yun, dati kasi yung mga eksena namin sa mga ibang show namin dati, mga pa-tweetums pa, hindi pa ganun kabigat ka-intimate. Hello, Pepsters! Welcome to the Pep Exclusives. I'm Jimpy, your host, and we have for today ang leading man sa GMA drama series na Babawiin Ko Ang Lahat. So, syempre si Randall, di ba? We have Dave Bornea. Hello po. Magandang hapon po sa lahat. At sa lahat ng mga nanonood niyo yun. Yan. Magandang hapon po. And Jimpy, magandang hapon. Yes, magandang hapon din, Dave. Welcome to PEP Exclusives for the first time. Oh, first time. So sana ikaw ay mag-enjoy. Oo naman. Nandiyan kayo. Hindi ako, dyan. Ang alam ko, hindi mo ako papabayaan. Tsaka masarap yung kausap. Kaya, let's go. Ay, salamat naman. Okay, sige. Kaya, dahil dyan, simulan na natin. Una muna, ikaw-congratulate kita, no? Sa iyong first, di ba? Tama ba? Ito ang iyong first na leading man role. Yes, GMP, so, yes. Sobra. It's my first time na maging leading man. And then, yun, GMP, sobrang grateful ako. And nakaka-overwhelm lang siya. Kasi, alam mo yun, it's been like 5 years na nasa industry ako. And nabigyan nila ako ng ganitong break. I'm so grateful naman. Sobra, GMP. Yeah. Yung day na nalaman mo na ikaw pala ang magiging leading man ni Pauline, 'di ba? At just ang galing kasi parang lahat kayo parang parehong first time na first lead na ni Pauline, tas ikaw din Para sa akin, Jim, nakatrabaho ka na rin kasi si Pauline dati sa Alyas Robinhood. Well, dati of course supporting ganun. Kasi dyan naman talaga magsisimula eh. And right now na nabigyan kami ng chance, parang nakakataba siya ng puso in a way na parang dream come true. Alam mo yung mga ganun na feeling na, oh my God, this is it. So kaya yung trabaho namin doon, sobrang inspired kami, driven kami, motivated kami. Kasi ito na yung parang inaantay namin na mangyari. And now na nangyari na siya, ang sarap niyang, alam mo yun, may pressure siya kasi, yun nga, kasi first time mo pang masalang sa ganitong spot. And then, of course, ang daming na nag-look forward sa'yo, nakatingin sa'yo. So, nakaka-pressure din siya, hindi siya mawala. Pero, yet, ano naman din siya, exciting naman din siya. Kasi, excited ako sa anong magiging kalabasan ng trabaho ko. Mm-hmm. Kasi yun nga, madami din kaming ako lalo na ako, madami akong tinrabaho sa character ko. Madami akong parang sobrang umabot pa sa point na naguguluhan ako kasi yun nga, sa sobrang nag-overthink na sa ano kayang gagawin ko sa character na to, ano kayang gagawin. Yung ganun kasi yun nga, hindi maiiwasan ng kaba. Pero overall naman, masaya naman din ako sa nangyari and sa trabaho ko. And yun na ba, pinalabas na nung 22. Umere na kami. Nakita ko yung pilot namin. Sobrang, wala lang, kinilig lang ako. So, well, yun lang. Pa. Meron pa kayong pasayaw ni, di ba, ni Pauline dun sa kanyang debut scene. Sa birthday niya. Tama ba? Yeah, sa birthday niya. Ano na lang ang kwento kay Randall? Ano ang meron sa kanya? Ano ang character niya? Ang kwento ni Randall dito, napaka playboy niya. Na, sobrang sikat siya sa school niya. And then, kilala din, alam mo yun, heartthrob din sa school niya. So, madami din talaga siyang, womanizer din talaga siya. Madami siyang babae din. Hanggang, na-fall siya kay Iris, which is played ni Pauline Mendoza. Siya yung nagbago ng pananaw ni Randall. Kung paano magbigay ng value sa isang
babae. And nakita niya doon kay Iris. So, ang nagiging ano lang, ang complicated lang, biglang pumasok si Trina, it's because naging babae ko si Trina before, way back na hindi ko alam na magkakapatid pala sila. Magkapatid pala sila. So, ngayon, doon na nag-cause ng problem. Eh, since si Trina, which is played by Liza Lopez, na may gusto pa rin pa talaga siya sa akin. So, parang aagawin niya ako kay Iris. So, yun. So, yun yung magiging, ano, mangyayari na parang, paano ipaglalaban ni Randall yung pagmamahal niya kay Iris na may ganito siyang past, may ganito siyang background, at lalo na hindi rin boto yung tatay niya sa akin, kasi nalaman din ng tatay niya na pinatulan ko yung dalawa niyang anak. Mm-hmm. Eh, parang it's too late na for his dad na ipakita ko sa kanya, no, patunayan ko sa kanya na nagbago na ako, parang ganun. Okay, nako, exciting pala ang magiging ano. Yeah. May mga ano din, may mga sa characters namin ni Pauline, which is si Iris and Randall. First time din namin na magkakaroon ng mga intimate eksena, scenes sa show na yun. Ah, meron. Okay. Meron. Yun yung mga isa sa mga highlight ng aming ano, parang journey sa show na yun. And it was quite very, alam mo yun, parang nangangapa kami kasi yun nga, parang sanay. Of course, ang tingin ko kay Pauline dati nung Alyas Robinhood days pa, parang alam mo yun, bata, kapatid, ganun. Okay. And umabot kami sa ganyang eksena. Pero na pull off naman namin. And yun lang yung gusto kong i-share na may mga ganung mga eksena din kami. And with Lizelle din. So, yeah. Ay, iba ba naman pala talaga si Dave dito? Grabe. May mga intimate na scenes ka pa. Oh my God. So, yun lang. Pero ano, ang galing kasi kung yun nga, kung parang kapatid ang tingin mo kay Pauline, at least nabigyan niya ng bagong ano dito, di ba? Ng bagong twist. Yeah. Oh, nice. Working relationship. Pero kamusta kayo? Hindi naman wala namang parang problema kay Pauline kasi niya, nakasama ko na siya sa mga workshops, sa, of course, sa Alyas Robinhood. Kaya, hindi ako gaano parang nangangapa sa kanya. Doon lang ako nangangapa sa scene na parang papaalam pa ako sa kanya na parang okay lang ba pawi na ito yung magiging atake ko. Eh may mga ano naman din, mga suggestion din si Pauline na naging connected din kami, naging okay din yung ano kalabasan ng mga eksena. I mean, nagtutulungan kami in a way. So, hindi kami gano'n nahihirapan. Nahihirapan lang kami kasi sa script, sa eksena. Kasi nga, first time namin gawin sa isa't isa. And alam mo yun, dati kasi yung mga eksena namin sa mga ibang show namin dati, mga pa-tweetums pa, hindi pa gano'n kabigat ka-intimate. So yun, nagtulungan naman kami ni Pauline and it goes out well naman. Ganda naman. Gusto ko makatrabaho si Pauline. Gusto ko katrabaho si Pauline. So, yan. Okay, yan ang aabangan ng mga ano. Alam ko ako magiging ano, pangalan ng love team ni Pauline tsaka ni Dave, ng mga shapers niyo, no? Meron na ba? May mga pinipitch na ba silang mga names? Naku, wala. I mean, for the show, ay parang mas trip ko, ano, Randall Iris. Mas gusto ko dun sila, yung mga tao doon sila kumuha ng ano na parang ng chemistry doon sa mga characters na yun. Kasi of course pag sabihing love team, 'di ba? Eh alam mo yun, pati sa personal na ano, kailangan mag-ano yung dalawa. Eh of course, 'di ba? Alam naman natin si Pauline, 'di ba? Oh yes. So
respect na doon sa ano nila. And I mean, for the show, ano na, doon na lang tayo. Doon na lang natin hanapan ng, ano, I mean, parang chemistry for the show. Or like, Randall Iris na lang, or ganun. Basta ganun. Huwag na lang sa first. No. At least naman, malinaw yan. Kasi nga, Kasi, of course, diba, nasa relationship naman si ano. And, respect sa relationship nilang dalawa. And nakita naman natin masaya sila and support tayo dun. Yun. So, ito, tanongin na rin kita, syempre. Kasi alam mo, in fact, naman, Dave, sa iyong mga shows, ang swerte, no? Kasi ang mga nakaka-work mo, bukod sa mga kasabayan mo, sila Pauline, and sila Robinhood, sila Lindsay, ganyan. Pero doon, syempre, kanyari sa Alyas Robinhood, meron kang Sherry Hill, na mom mo, di ba? Tama ba? Yeah. Opo. Sa Babawiin, meron kang Carmina, and then John, Tanya. So, kamusta yung working experience with the veterans? Opo, so far po. Sobrang grateful po ako and na-overwhelm po ako na nakakatrabaho ko yung mga veteran actors po. Sobra po nakakaano lang. Minsan, nung mga bago pa lang ako let's talk about Alyas Robinhood kasi that was my first show. So parang hindi ko maiwasan ma-intimidate sa mga veteran ano kasi na-intimidate ako kasi nahihiya ako. Kasi parang my god na ano mga veteran to parang kailangan ko gawin ko yung ano may pressure din, may kaba din lalo na pag nabubulol ka sa mga linya mo. Pero good thing naman din sa mga nakatrabaho ko po. They are not hindi sila selfish, hindi sila mainitin yung ulo when it comes na ano ba yan? Ayan, parang ano naman to? Ayan, parang ganun. Hindi sila ganun. Napagsasabihan nila ako, nabibigyan nila ako ng lesson, ng idea. Binibuild nila yung parang confidence ko na umarte ng normal hanggang na-adapt ko na po. And dito naman po sa Babawiin Ko Ang Lahat po, sobrang since medyo experienced na ako sa mga tapings, nakakasama ko na din yung mga veteran actors din po. Kumbaga, napaka ganda lang po ng experience kasi nga po, makatao din po talaga sila. Alam mo yung in a way na hindi sila aloof. Hindi sila intimidating. Mas ano pa sila, mas engaging pa sila. Mas ano pa sila na parang, alam mo yun na family din talaga yung ano, yung tratuhan din nila. So, natutuwa lang po ako na ganun yung mga ano nila, ganun yung mga approach nila. And nakakatulong din po sila sa set kasi hindi ka mangangapa sa set. Hindi ka may intimidate sa kanila. Mas naging magaan yung trabaho. Ayun po. Okay. Yun naman. At least, ano, malaking bagay yun, ha? Para sa inyo, syempre. Sobra po, sobra, sobra. Sobrang grateful po ako sa kanila. And sana po makatrabaho ko po sila ulit. And oo naman, makatrabaho natin sila ulit. Ang liit lang ng ano, ng industry ng Sir Lydia. Looking forward po and sobrang honored po ako na makatrabaho sila. Pero alam mo Dave, parang sa lahat ng ano no, ng mga finalists ng season mo ng Starstruck, isa ka sa mga pinakaswerte din talaga, 'di ba? Kasi ano 'di ba, hindi ka naman parang tama ba ako na hindi ka umabot nun sa pinaka-final na final 14? Opo, kasi parang ano different card yun na 28. Opo, nung ano, doon na ako natanggal nung naghanap na nung nag-pick na sila for top 14. Doon na ako na natanggal. And 'yun po, sobrang grateful po ako kasi 'yun nga, hindi po ako nakasama sa top 14, but then I am here right now. Nabigyan po ako ng magandang break, ng big break. And beyond grateful po ako. And yun nga, sabi ko kanina nga, it's a dream come true po na nangyayari ngayon. Pero nung time na yun, ano, hindi mo, parang naisip mo ba na ano, magkakaganito pa rin? Kasi syempre,
masakit din yun in a way, di ba? Na hindi ka umabot dun sa 14 na parang ayun na, tapos biglang nalaglag pa. Oo naman po. Nung hindi po ako umabot ng top 14, sabi ko, maybe, ano na, parang, kasi nga, pag sinabi, pag nakapasok ka ng top 14, yun lang yung mga bibigyan ng, ano di ba, opportunity, or kumbaga sila yung parang, aalagaan, sila yung bibigyan ng mga ganito kasi nakapasok sa top 14. Sila yung finalist, kumbaga. Sila yung priority. Eh ngayon, kaya nung moment na yun, sobrang ano din talaga ako, Jim, na nawala ng hope. Alam mo yun? Nawala na ako ng hope. Kasi parang, baka ito na talaga, stop na to. Baka hanggang dito na lang talaga ako, ganito, ganyan. Eh since, yun nga, nakapasok ako sa Artisan Center right after nung Starstruck. May mga pa-workshop-workshop sila. Sobrang ano naman ako doon. Gustong-gusto ko talagang mag-workshop. Kasi sobrang gutom na gutom ako nung mga panahon na yun, Jim, na gusto ko mag-improve yung Tagalog skill ko. Gusto ko mag-improve yung yung acting skill ko. So yun, parang pinatuloy-tuloy ko lang hanggang na, alam mo yun, hanggang na in love, na pamahal ako sa ginagawa ko without, kahit wala pa akong trabaho noon, puro workshop lang ako noon. And then yun, na ano din, nagbunga din yung mga pinaghirapan ko, yung mga sacrifices ko. And yun lang. Sarap lang alalahanin na from there to here, walang alam yun. Yun. Okay. Hindi nakakatuwa yun na, kasi syempre parang inspiration din yun sa mga aspirants in the future. Opo. Yes po. Kaya sa lahat ng mga ano, sa mga aspirants dyan, sa lahat ng mga, alam mo yun, gawin mo lang yung gusto mong gawin, mahalin mo lang siya, and huwag kang, tahabaan mo lang yung pasensya mo, kasi darating din yung panahon na ano, ibibigay din niya sa'yo ng taas at ng universe. So, huwag mawala ng pag-asa and patuloy lang. Yan. Kaya nga, ito nga eh. Never forget the what, forget the when, and always tell yourself why. Kumbaga. So, yun na wag mong sana kalimutan kung ano, tsaka kalimutan mo na kung kailan mangyari or kailan bubunga, at wag mo rin kalimutan na kung bakit mo siya ginagawa. Yun lang. Ay, ang ganda doon. Oh, that is ano, from Dave Bornea, Pepsters. O, di ba? Ano pa mga pa-words of wisdom? Yeah! May ano rin yan, galing then, sa mga... Share lang tayo dyan. Galing din sa mga na-experience mo, di ba? Yeah. Okay. Oh, ito ay syempre, ano, well, as we tape this, no, syempre hindi naman nga ito, hindi naman to live. Alam niyo naman na yan, Pepsters, huwag na tayo mag-ano-ano. Pero kahapon kasi ay birthday ni Dave, di ba? Yeah. So, syempre, okay na ba? So, ang date noon ay Feb 23. Okay, oh, para malinaw sa atin. Ilang taong ka na kahapon? Ano po? 23? Ay, sakto din! 23! Tunay ba yan? Tsaka, Jimpy, age is just a number. Ano ba? Kinalimutan. Okay. Kinalimutan ko na nga yung ano eh, kung anong taon ngayon. Huwag na natin, pag-usapan mo yung edad. Basta kay, if you feel young, yun na yun. Tama naman. Hindi, pero ano, kamusta ang ano, birthday mo? Siyempre, birthday quarantine. All good, James. Sobrang, ano, sobrang grateful naman din, Jim. Sobrang amen din. Hindi siya naging, ano, ang dami ko ding natutunan. Kasi before, kasi pag birthday mo, may, isa-celebrate mo talaga. Dapat ng, ano, ng malaki, di ba? With friends. Ngayon nag-quarantine, ngayon nag, ano, may pandemic pa nga, di ba?
So hindi pa makapag-celebrate sa labas. Ang dami ko ding na-realize, kumbaga hindi naman din talaga siya necessary na mag-celebrate. As long as, alam mo yun, you have given another year naman para mag-explore sa buhay. Mm-hmm. Sobrang amen ka na dun. Sobrang thank you, Lord, para sa panibagong tao naman na binigay mo sa amin. Alam mo yun, ang importante lang makasama mo lang yung mahal mo sa buhay, alam mo yun, at sa mga taong tunay sa'yo. Yun lang naman yung parang, importante dun eh, na makausap mo sila, makasama mo sila. Yun lang yung parang nagiging realization ko lang. Lalo na kahapon, nag-ano lang kami, nag-video call lang kami ng mama ko, dumaan lang ako ng simbahan. And kasi dito sa subdivision namin may church kasi. So okay lang. Malapit. Mm-hmm. So yun, nagdasal and nag-ano lang ng mga kaibigan, nagkwentuhan ng mga kaibigan, may mga ibang kaibigan din ng mga pumunta, kwentuhan ng mga deep talks. Yan, masarap. Yan lang, masarap. Maganda. Pero nakita ko sa Instagram mo, super close ka rin nga talaga sa family. Kasi yung pag-greeting mo sa mom mo nung Mother's Day ba, o birthday niya. Tapos pati sa mga kapatid mo, di ba? Yeah. So, talaga ako, Jim? Parang sobrang sweet talaga ako sa family ko. Sobrang, alam mo naman, kasi long distance nga kami sa family ko, di ba? Nasa Cebu sila. Sobrang yes. Namimiss ko naman din talaga sila. And mama's boy din talaga ako. Kaya, napaka-sweet ko sa mama ko. Eh, ngayon na bilang mama's boy and mapalayo sa nanay, iba din yung pakiramdam. In a way na medyo mabigat-bigat din siya, lalo na pag naiisip mo siya, maalala mo siya. Yun lang. Consistent lang yung yung pangumusta sa kanila. Lalo na sa mga dalawa kong kapatid na nasa Cebu din. Mhm. Okay. So ako lang mag-isa kasama dito, Jim. Ah, okay. Ang kasama ko dito ako lang. Dati may mga kasama ko dati, mga kababayan ko. Sila dati sila Manex, dati sila Juven. Ayun. Mm-hmm. Mga kababayan ko. So, yun. Ngayon, ngayon, kakalipat lang ng place. Mag-isa na ngayon, may mga kanya-kanyang buhay na rin yung mga kasama ko. Kaya, yun. Okay. Uy, good luck and congrats din sa iyo. Thank you so much, Jimmy. Kasi, in fairness, challenge din, pero masaya siya. So, yun. Good. Congratulations, finally, di ba? Meron ka ng sarili ngayon. Thank you, GMP. Maraming salamat. ba yan, GMP? Tingnan natin kung anong susunod. As of now, yan na muna yung yayakapin ko. And, we can tell tomorrow. We can tell kung anong mangyayari sa susunod. Basta kay ngayon, gusto ko lang siyang yakapin kung ano mang dumating sa akin lahat, and sobrang, I am beyond grateful, and yun, sobrang amen. Correct. So yun. Ito naman, syempre pag-usapan na rin natin, isa ka sa mga pinakasikat na Kapuso artists sa TikTok, di ba? At parang enjoy natin ng pag-TikTok. Hindi, Jay, iba din kasi yung TikTok. Bakit? Alam mo din, ibang platform din siya in a way na nakaka-inspire din. May mga nakikita din kasi akong wala sa limelight, pero alam mo 'yun, nakakabigay sila ng good vibes sa akin sa mga videos nila. Kaya ako din na-inspire din ako na gumawa din ako ng mga pampag-good vibes ng mga video at mga may nakikita din ako na alam mo 'yun, mga comment na natutuwa sila. Sobrang na-feed na yung heart ko doon. And kaya patuloy lang gumagawa ng mga TikTok videos. Just wanna spread some good vibes lang naman. Yun lang naman yung purpose ko. Tsaka yun lang yung maganda doon.
Correct. Tama naman. O, kasi pang good vibes na talaga ang TikTok, di ba? Hindi, tsaka bukod doon, kasi syempre namimiss namin ang One Up. Ang tagal nyo nang hindi sumasayaw, kumakanta together. So, at least dito, nakakapagsayaw. Oo, sobra. No. Sobra, namiss ko yung One Up, sobra. I mean, it's been like a year na na hindi kami magkasama. Yeah, nakakamiss din. Pero yun nga, nakikita ko naman din sa mga TikTok accounts nila na nagsasayaw din, kumakanta-kanta pa rin, alam yun. They're just doing their thing. Nakakatuwa din. All the way support naman din sa mga brothers ko. And yun. Tama naman. Magtitipon-tipon din kami. May reunion din yan balang araw. Basta a big shout out na lang sa mga brothers ko sa from One Up. Magkita-kita tayo mga idol ko. Love ko kayo guys at hindi ko kayo nakakalimutan, swear bro. Na-miss ko na kayo and hopefully magkita-kita tayo. Mag-ingat kayo lagi diyan. Lalo na kina Jay, Nikki, Prince, Kevin, Yasser, si Ralph, si Joe Marie, si Brent, and si Prince. Yan. And Arjan. I love you mga guys. I love you guys. Mm-hmm. Ayan. Ako, yun ang ano, looking forward, syempre. And ito, last question bago tayo pumunta sa next segment. Ano ang wish mo? Syempre, kasi bilang ano na nga, it turned a year wiser, o wiser na yung ginamit ko, ha? Ano? Diba? Ano ang wish mo for this year? For this year, Jim, I wish, ano lang, good health pa rin at, alam mo yun, importante kasi yun. Alam mo yun, tumatanda na tayo, kailangan natin alagaan ang ating health. And, of course, magandang career pa rin. Andun pa rin yung ano, ganitong klaseng blessing na binibigay and hopefully, sana hindi pa rin ako pabayaan ng GMA. At alam ko naman yun na hindi din nila ako pabayaan because binigay ko naman yung heart ko, yung soul ko sa craft ko. Kaya, yun. Yun lang. Okay. Yan din ang wish namin sa'yo na sana ano, tuloy-tuloy ang blessings, di ba? Lalo na this year. Yeah. Okay. Kailangan dadaan ka dito sa aming staple. Ito ang lagi namin pinapagawa sa aming guests. Ang Pep Challenge! Okay! Siyempre, ang pa-challenge namin sa'yo ngayon, ito yung ano talaga, mas makikilala ka namin, no? So, kailangan honest ka dito, ha? Hello! So, ito ang I have never. Alright. Patay-tay. Bakit naman? Hindi kasi sabi mo kanina, nung ano, lumabas ng title card, patay ka, sabi mo sa challenge. Imagine mo naman. Ano lang, 5 questions lang at kailangan mo lang naman maging honest. Just sabihin mo na kung nangyari na sa'yo, I have. Kung hindi pa, I have never. Never. Ang ganda naman dito, pwede mong i-explain kung ano ang mga nangyari, kung bakit yun ang iyong answer. Kung gusto mo lang naman. So, sige. Okay, muna na natin. Ha? Okay, right. First question. Naka-flash din yan. Okay, first question. Got scolded by a director or a co-star? I have. Oh. Pero hindi naman siya na nakakaano talaga. Yung nakaka-burn talaga. Yung tipong ano lang, guys, let's focus guys, parang ganun. Okay. So medyo ano pa, tame naman pala. Hindi naman sobra. Okay. So, ano, director or a co-star? Director. Okay, director. Okay naman, actor. Okay naman. Yun naman ang mahalaga. Okay, on next, number 2. Check out a co-star on social media. So, ito yung kapag ka, ano, mga nag-storycon pa lang, ganyan, or hindi mo pa masyadong pala na ito. So, syempre, may konting pag-stalk-stalk muna sa Instagram. Or sa, Facebook. I have never.
Ah, okay. Kasi ano naman eh, parang minsan kasi may mga ano, may mga list of names na ang tawag nito na of course kilala mo na rin, alam mo yun. So parang hindi naman ako nang stalk. Tsaka hindi wala, hindi ko ugaling mo stalk din talaga. Okay. Ano lang. Okay, o sige. Kevin na yan. O, never ang sagot ni Anthony Dave sa number. O, ito na, number three. Nako, tignan natin. And... use a dating app. I have, oh. Pero ano lang yun eh. Saglit lang yun. Sobrang saglit lang yun. 2000, ano pa nga ata yun eh. 2015, 16 ata yun. Na, bago. Hindi, tagal na nun, 2016? Kasi, hindi, I mean, bago pa lang sa showbiz. Bago ka pa lang sa showbiz, wala pang Bago pa lang. Ano kasi, na-disappoint ako doon, kasi, kaya hindi na ako gumagamit ng ganyan, kasi, kadalasan ng mga na-chat ko, poser eh. So, hindi ko... kaya, ewan ko lang ngayon sa mga bagong update ngayon, sabi daw, may... mga legit na daw, pero hindi na, parang it's a waste of time kung meron at may darating, di ba? Tingnan natin, okay. Ngayon na lang. Tama naman. Ayan. Okay. Pero, you have. Yeah. Okay. On number four, kiss the picture of your crush. I have. So, kailan yan? Man. O, chismisin natin. Last night? Okay. Oh, last night na? Okay. In fairness, ayun. Okay, natin mag-usapan yung sino. Okay, sige. Then, sorry, my huge crush kasi ako sa kanya. And then, yun lang. So, kiss lang natin siya. It's my birthday. birthday. So, binati na ba niya ang birthday mo? Oo, binati niya ako. Kaya, pag-is din talaga ako sa kanya talaga. Sa picture lang. Oh, at least din natin. Ako, sino kaya yan? Wala bang clue? Sorry. Huwag na natin pag-usapan muna yan. Kasi... okay, fine. Sige, Kevin lang. Ako, the last question. Ano yun? Tignan natin, ha? May romantically involved with a celebrity. So, sa showbiz. And pag romantically involved, pwede hindi mo naging girlfriend, pero muntik nang umabot sa ganun na. Yung ganyang level. I have never. Oh, talaga? Mm-hmm. Kasi, parang, kasi ako eh, parang pag nasa kasama ko mga sa showbiz kasi parang I treat them as a friend ba? Kasi parang kasing ayoko rin kasing alam mo yun, pag may something namin dalawa and then hindi kami naging okay, ayoko ng feeling ng awkward or bitter or alam mo yun. So friends lang lahat para magaan lang din sa once you're in the in the industry, alam mo yun. Hindi na okay. Complicated ba? Mm-hmm. Pero malay natin, we don't know. Pero sa ngayon, yun lang muna, yun yung parang mindset ko ba, kumbaga. Mm-hmm. Ayoko lang makapag ng lamat sa kasama ko sa industry. Yun lang. Tama naman, ang galing. Pero at least not closing your doors kasi paano nga naman kung mangyari siya, 'di ba? Oo naman. Let's see. Wala pa naman ding dumating. Pero, tignan natin. Okay. Ayan, at least, Dave, marami kaming nalaman sa'yo today. Diba? At syempre, ito na. Invite mo na ang ating Pepsters. Thank you, Jim. Ang inyong show. Ayan, Yes. Sa lahat po ng mga Pepsters, iniimbitahan ko po kayong lahat na please suportahan at panoorin ang aming show. Babawiin ko ang lahat. It's an afternoon prime. 3:25 sa hapon. Ayan, kasama ko po si Miss Pauline Mendoza, si Lizelle Lopez,
Christopher Martin, Sir John Estrada, Miss Carmina Villaruel, and Miss Tanya Garcia. At madami pa pong magagaling at magagaling na mga aktor. Kaya supportan niyo po kami. Thank you po at maraming salamat. Ayun, maraming salamat. God bless po sa lahat. Yan. Yeah. Eh, syempre ang iyong social media. Saan ka pwede i-follow? Ayan guys, please follow. Ayan guys, sa Instagram account ko, TikTok account, and sa Facebook account ko, Dave Bornea 23. Follow niya po yan dyan. And please don't forget to subscribe din po sa aking YouTube channel, Chat Dave Bornea. Ayan. Ibang ano naman din ako doon. Ibang version naman ako doon. Aside sa showbiz. Yeah. Okay. At syempre sa lahat ng pepsters na nag-watch sa atin ngayon, ayan ang aming social media account sa inyong screen. So dyan nyo na kami i-follow para makakuha kayo ng update. Yes. Don't forget to follow Pep, guys, kasi madaming updates yan about showbiz. Yeah, correct. At lalong-lalong na, syempre, don't forget to visit www.pep.ph for your daily dose of showbiz news and updates. Ayan. Maraming salamat, Dave. And again, belated happy birthday at congratulations sa iyong bagong show. Thank you. Thank you, Jack. Maraming salamat din, Jimpy. Thank you so much na invite niyo ako dito. Maraming salamat. Yes, thank you. And thank you din sa lahat ng pepsters na nanonood today. This has been Pep Exclusives. Bye, everyone.